Caps Farming. Good morning po mga ka-farmers. Dito po kami sa farm para mag-harvest po ng repolyo. So ayan po, pinipili na po ni Johnny yung pwede nang harvestin. Ayan po sila, si Makmak. So saknong na lang kayo dito, Mak, para ano, para katabi mo si Chong. Ayan. So ayan po. Tanggalin ko na po 'to, bulok eh. Oh sige, alisin na. Ayan. Pisain mo na lang yung mga pwede na. Ano? Alam mo naman 'yan, 'di ba? Ito ikaw ay taga-Benguet eh, di alam mo na 'yan. So pisain niyo na lang kung matigas na siya. Okay. Oh. Mag-start na po kami, mag-harvest. Ayan. So sa gitna si Chong para at least oh. Dito ka. Saan ka sa kabila? Yan. Doon ka kay. So umangilin na po ang isa. Ayan, ganda. Okay. Yan. Saknahin nyo na lang. Pwede na. Tapos sa inyo na lang yung lahat ng malalaki. Basta pwede na. Ayan. Tapos dadali na lang itong doon. Sa taas. Aayusin ko. Ayan po. Uy, magkakadami pa. Ay. Parang bula lang ah. Tuwa, ang lalaki. Oh. Yan, hindi pa. Aray na. Baka madagit pa ng iba. Ayan, wala pang ibang sa ako. Ano, iwanan nyo na lang sa pinaka ano. Sa pinaka puno niya. Patong nyo dyan. Ayan. Ayan po. So, kukunin na po namin lahat ng pwede. Halos ay mahigit pong isang kilo ang isa. Nakakatuwa ang mag-harvest. Ayan po. Talagang nakakawala po talaga ng pagod ang mag-harvest. Ganyan din sa inyo, Johnny, ha? Parehas. Okay. Ito ang laki na rin oh. Ah, pwedeng-pwede na. Laki oh. Ayan, kukunin na ni Makmak. Ayan po. Oh, laki. Ang katawa po talaga. Mga ka-farmers, pag kayo nag-harvest na. Okay. Matigas na rin kahit ganito ba? No? Opo. Pero yung maliit na, matigas na kayo. Oo. Magulang na siya, no? Oo. Ganyan po ang pag-harvest. Pinipisa-pisa po muna. Kung matigas na siya, ang bilog niya, pag matigas na po, pwede na po siyang harvestin. Ganun po. Ayan, si Johnny. Pinipisa talaga. Parang pumipisa ng kung ano. So makakarami din tayo ngayon, palagay ko. O nakadalawang balik na si Chong eh. O. Siguro mga
Ayan pa yata, Chong, isa. Nakatumbang yan. Naiwan ano. Balik-balikan mo yung iba kasi malalampasan mo. Mamaya tutulong na si Makmak at si ano, pagkatapos mag-harvest, mag-cut ng repolyo para walang maiwan ba. So maraming salamat po Sir Lindon, kundi dahil sa inyo ay talaga pong hindi ninyo madi-discovered itong taniman namin na pwede pala dito sa bayan namin ang magtanim ng high value crop na kagaya po ng lettuce at saka arugula at saka yung iba pa pong mga high value crop. So nag-start na po kami. So medyo malago na rin po yung lettuce, maganda na ho, alos ay 2 weeks na po siya. Kaya nakakatawa po na matutunan din namin yung pagtatanim ng lettuce, kung paano ang paraan ng pagpapaganda ng lettuce. Dahil si Johnny po ang ini-assign ni Ma'am Esten dito para matuto din po kami sa kung paano itanim ang lettuce. Ayan po. Okay. Meron po akong ilang puno ng kamatis. Dahil ngayon ay napakamahal po ng kamatis. Ang plano ko po dyan sa kamatis na yan ay bali panggulay lang, pero sobra-sobra sa panggulay. Ilang puno lang po yan. Ayan po. Okay. So tapos na po kaming mag-harvest, kaya pupunta na ako doon para iayos ko naman sa plastic. Ayan po. Pupunta na po ako sa dampa. So ito po yung lettuce namin, talagang beauty na po. Bumibilog, lumalapad na yung mga dahon niya. Ayan po. Ganda. Ayan po. Okay. Okay po. Ayan. So tubo na rin po itong arugula namin, arugula. Ayan. Medyo putok na po siya. Kahapon lang po siya, o nung isang kamakalawa pala, kamakalawa lang po namin pinunla siya. So, naka-program lang po siya. Okay. Ayan, ito yung unang punla ng arugula. So, maganda na po. Medyo, may abono na ho, nilagyan na ho namin ng abono siya. Okay. So, yung iba pong part ng lupang are ay next week naman namin tatamnan. So ito po yung na-harvest namin na repolyo. Ayan po. Marami. Kote! Kuha! Magdala ka. Ayan. Ayan po. Bagsik and Cathy. Lagi po silang extra sa aking video sapagkat gusto nila, gusto ng mga alaga ko ay kasama sila sa aking mga video. Okay. Ayan po. Nagsisilid na po kami ng repolyo. So nakailan sako din po kami na repolyo. So siguro mga ka 100 kilos po kami ngayong araw na to or higit pa. Ayan. Ayan po si Johnny at saka si Chong. Sila po yung nagsisilid at nag-aayos ng repolyo. Nag-like eh. May limang nag-like na ipang-animo. May nauna nang manood sa'yo. Nauna nang mas maaga pa. Mali pala ito eh. Marat baga. Hello. Magbukod ka na. Talantoy ka. Ipili mo mabigat. Gusto mo siya si Tati. Ano, bukod rin na ikaw, Chong. Bukod ka nang maganda. Tama na rin. Saka si Epsilon, Iyo. Huwag yung Redick Iyo. Ano yung Redick? Ibigay mo niya na sa kapitbahay niyo. Ano ka dyan? Malaki. Tanggalan nyo na ng ano? Dahon. Para hindi na basura. Ganun talaga pang bento. Ikaw baga, kailan nang ready mo? Pagbalik ko na lang po kayo, magkukumit ko ako bukas. Ayaw mo pala magdadala. Kahirap kong magdala. Si Bali po, may masasakyan. Sakuhin ko yan.
Okay. No problem. Iba-iba na lang. Matuhay na tawa ka naman. Oo, sabi mo galing kay Cap yan. Kay Cap's Farming. Oh. Aba. Ayan po, kain na kami. Break time. 4 o'clock. So, ayan po yung ulam namin. Sinigang na bangus. Kayo at itlog. Meron po kaming laksa. Masarap laksa. May pansit. Ayan. Pansit. So, ayan. Kakain na po kami. Kumain muna kayo. Ay, para sa inyo lang yun. Wala namang nakain. Hey, pag may mga bisita, but ito yung ripar. Kung gusto nyong mamitak, man. Hindi ba titikim nyo na napakaangkin? Yung anak ni Mamis din, yun ang kumukuha dun sa panin ko eh. Ang lakas din kumain, kahit na kainin yung isang siling demonyo. Sa ganun niya. Kapag-alitin, parang prutas lang ba na? Baliwala lang. Kaya na sila. Si Kote mahilig din. Malakas din dito yun ba? Ayan. So sila po ay nagre-repair ng balon para kahit papano ay makaipon kami ng tubig na gagamitin po sa pang-spray. Ayan. So puro putik po kasi. Kasi itong mga nakadaang mga araw, buwan, ay parang ang laki ng ulan ay nadadala po yung putik diyan sa balon. Naiipon po siya. Kaya nililinis, nire-refer po namin. Ayan po. Para may stock po kami tubig kasi dadating po yung summer eh. Eh kailangan makaipon kami ng tubig. Sa bagay may gripo po naman kami dyan. Kahit paano eh meron kami pagkukuha ng tubig. So mas maganda po eh may stock ika nga. Or pinaka imbaka namin ng tubig. Ayan po. Ayan na po sila, nag-start na po ulit kami. Tatanim po ng kamatis. Okay. Ayan. Ayan po. Mag-start na pong magtanim. Ayan po si Carlos, yan tagalagay ng ano. Oh, so magtatanim na po kami ng kamatis. So meron na po kaming ibang bagong tanim nitong yung kay Karen, meron na po siyang tanim. Ayan. So maaring matatapos namin tong lugar na to. So ilang pwesta po itong aming taniman dito sa taas. Bali isa, dalawa, tatlo. Tatlong pwesta po ito. Ayan. Yan po si Makmak, magaling pong magtanim yan. Kalasing huwag kang mawak sa ano ha? Ah, hindi. Sa poday mo. Ikalante, kaya hindi nagtatanim yan eh. Malimit nakahawak eh. Para na anitan sila ya. Yan. Yan po yung mga kasama ko. Kaya isang sakdong ay ilan kami, marami po kami, ilan kami dito, bali pitong tao po kami rito, kaya medyo mabibilis ng konti itong ano. Yung isang pwesto po kasi dalawa lang sila lagi, kaya medyo natagalan makatanim, kaya lumaki ng ganyang kalaki yung aming pananim or pula. Ayan, tama po ba yan? O, ayan po. Okay. Ganda ng view. Oh. Overlooking. Maganda po tanawin pagka malalago na ang mga tanim namin. So, pag minsan naman po ay medyo nasosobrahan naman kami sa biyaya ng ulan. Kasi walang tigil lang ulan. Ang kailangan din naman namin ay iinit. Kailangan may init po para hindi masira yung mga tanim namin. Ayan. Ayan po yung mga gawain namin.
Napakatuling ni Johnny magpatik, oh. Hindi pa kasi pagod eh. Eh sila pagka na. Pagka, Johnny, sa inyo ang putik, eh di hindi ganito kalambot. Ay, grabing tigas. Baling tigas. Oh. Mang ganun po bago lumambot. So, ayan po. Si kinukwento ni Johnny na matigas ang lupa doon sa kanila. So, dito daw ay maganda ang lupa, malambot, mayabo. Durog po kaagad. Kaya maganda magtanim dito sa lugar na to. Sa Mount Banahaw. Yan. Tignan nyo ang mga view po. Halos ay ang dami ng mga may tanim dito sa amin. Yung iba malalago na ang tanim, yung iba bago nagtatanim. Ayan, di ho sabay-sabay. Kaya I'm sure na tataas ang mga gulay ngayon. Kasi hindi sabay-sabay magtaniman ng tao kagaya sa ibang lugar. Sa Batangas, sa Quezon, at sa Norte. Hindi nakakarating sa dulo ah. Sa Norte ay medyo naandun po yung malalawak ang taniman ng mga gulay. So tutulong na po ako sa kanila para okay po, para mabilis matapos. Hindi puro picture or vlog, puro video. Ayan, pakita ko muna ang aking sarili para baka nami-miss na ako ng aking. Puro iba't iba yung artista ngayon eh. Ayan. Ayan po yung gawa namin. Pahiga kasi masyadong mataas na po siya. Almost isang 1 feet na yung aming punlang kamatis. Kaya matangkad na ho siya. Kaya pahiga po yung gawa namin para tatayo pa rin naman siya kahit nakahiga. Bukas ho, nakatayo na yan. Okay. Ayan po, mag-start na ako maglagay ng punla. So, ayan po. Kailangan po kasi, ayan, dahan-dahan. Baka mabali. Okay. So, ito po yung trabaho ko ngayon. Tulong-tulong kami. Ayan. Ganda. Kataba ng punla. Ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matikna. Parang pinanaka ni Cupido sa punla sa pulka. Kuya doon? Diyan. Oh. Doon po. Ayan. Naghahakot po ngayon ng ipot. So lalagyan po yung ipot, yung bagong tanim na kamatis. Ayan. Ayan po sila. Bali, pagkatanim, sa pag-itan lang po ang aming ilalagay yung ipot para hindi ho mapalapit sa puno at delikado po kasi mamamatay po siya pagka masyadong malapit ang ipot. Ayan. Overlooking po talaga kasi ang taas ng pwesto namin dito. Kita namin ang Laguna de Bay or Laguna Lake. Ayan. Pati po yung kalapit na bayan, Caliraya, Santa Cruz, Lumban, Pagsanghan, Cavinte, Lokban, Quezon. So isa na lang. Oh. Ayan. Ayan. So naghanay na po yung mga sako para mailagay na namin dito. Ayan po. So ito po yung part ng kamatisan namin. Tsaka yung isa pa, bali dalawa, bali tatlong pwesto po yung kamatisan.
yung nakatanim na doon sa kanina sa katabi ng repolyo. So ito naman single, kamatis lang po siya. Yung isang pwesto po ay kamatis and katabi niya ay repolyo. Yun po yung isa yung aming ginawa. Pero ito pong pwestong ito ay single lang, kamatis lang po siya. Kaya ayan. Ayan po si Absilon, mag-start na po siya, maglalagay. So ayan po, sa pag-itan lang po ilalagay ng tanim. Huwag ididikit sa puno dahil mainit po kasi ang ipot. Kahit po si Kajani, eh, tumarbaho na rin. Yan po yung dakila naming manggagawa import. Dito. So, taga-support. Import ako. Yeah, import from Benguet. Eh sabihin ng asawa mo, ang baho-baho mo kasi amoy ipot ka na. Maliko. Kahit po yung aking kasamang binata rito, sabihin, huwag ka nalalapit sa akin at napakabaho mo. Ayan. So, masaya po naman kami dito kahit ang trabaho namin ay mabigat. Ay na-enjoy naman po namin yung trabaho namin. Masaya po naman kasi madami kami. Oh. Kailangan daw ay isang iras ay isang asako, kailangan magkasya siya. Or kung sa mobra ay di okay. Kailangan lang ay eksakto isang sako, isang iras. 'Yon. 'Yun po yung order ng aming boss, Lantoy. Dahil siya po yung nakakaalam kung ano yung ipagagawa dito sa halaman namin. Ayan. Napapalaban na po si Johnny. Pawis na pawis na. Magagalit ang iyong misis.